Naku, yung mga negosyong hindi nagbibigay o nililimitahan ang diskwento para sa mga senior citizen. Alam nyo bang pwede kayong managot sa mataas? Ang kaparusahan sa inyo sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI, naku, bawal ito. Nilimitahan ang senior citizens discounts? Nako, bawal ito. Biro nga ng iba, kapag umabot na ang iyong edad sa 60 taon, mayroon ka ng dual citizenship, isa bilang Filipino citizen at ang isa naman bilang isang senior citizen. Kaya isang malaking blessings. Kapag umabot ka sa edad na 60, marami ka na ring matatanggap na benepisyo, gaya ng 20% discount sa mga produkto at serbisyo. Pero paano kung nagkaroon ng limit ang discount ng mga senior? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 9994 o mas kilala bilang Expanded Senior Citizens Act, ang bawat individual na edad 60 pataas o senior citizen ay mayroong karapatan na 20% discount at exemption sa value-added tax kapag sila ay kakain sa restaurant o fast food at sa iba pang consumable items. Nakasaad din sa rules and regulations ng batas, may tuturing na violation ang mga sumusunod. Pag-set ng maximum amount sa food purchase na bibigyan ng 20% discount at VAT exemption. At ang pangalawa, pagtanggi na i-grant ang discount at VAT exemption sa drive-thru at delivery orders. Para sa mga senior citizen na kakain sa mga restaurant na mayroong ganitong policy, maaari kayong magreklamo sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong local government unit. Ayon sa ahensya, mananagot sa batas ang mga restaurant o establishments na hindi nagbibigay ng tamang benepisyo sa mga senior citizen. Kaya naman huwag nang utakan sina lolo at lola. Tandaan, tatanda ka rin. Ibigay ng tama ang kanilang benepisyo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito!